Hello guys, good morning na. Tatapusin na natin yung part 2 ng ating si Ronda. Yan. Shoutout kay Sir PJ. Ay, paring PJ na pala. Kumpare ko na yan, si paring PJ from Lucena, Quezon. Shoutout kay pare. TMX 125 Alpha. Yan ay pinagawa sa akin guys nung isang taong mahigit na. Kung naaalala nyo ba si Ronda. Rusi na isang buong makina. Pinalta natin ang makina ng Rusi, yung kanyang Honda. At pinangalanan nating Ronda. Yan, maraming mga nagpangalan, pero ang naging final decision natin ay si Ronda. Wala naman itong problema, kaya niya pinababa ngayon. Ang naging problema lang dati kasi dito ay Primera, yung kanyang motor. Kaya ngayon, nakabili na siya ng original na parts, ng kanyang TMX, pinabalik niya na sa akin yung kanyang transmission at tatanggalin na namin yung transmission ng Rusi. Okay naman yon at wala naman naging problema nga. Ang bili niya doon sa main shop nung TMX 125 Alpha ay 950. Yon. 950. Yun po yung price ng original ng main shop. At available na ngayon. Di kagaya dati, walang mabilhan. Kaya ito, yung sigunyal naman ito, yung mga nagtatanong, sa Rusi pa rin yan. At yan guys, kita nyo yung paglalagay ko ng kicker. Isang kamay lang at napakadali lang ng paglalagay ng kicker. May washer sa dulo. Ito tatanggalin natin para mapakita ko sa inyo yung sunod-sunod na kanyang washer sa TMX Alpha. Okay, original na to ng TMX Alpha. Yan na yung kanyang gear. Yun. Ganyan lang, third gear. Tapos yung washer na may katulad na manipis. At first gear na may bushing. At sunod dito ay yung manipis na sabi kong magkatulad, thrust washer. And then saka natin nilagay itong starter gear. Yon, may bushing din yan. Buo na natin itong counter shop, buo na yan. At dito naman tayo sa main shop. Ito kasi yung kanyang Primera, yan o, may tama yung Primera at maingay. Kaya papalta natin. Kita nyo yung steel bushing, walang nangyari. Sa loob ng isang taon at kalahati, mahigit. Walang nangyari sa main shop. Maganda. At walang katulo-tulo nga pala yung kanyang motor. Walang tulo kahit kaunti. Yan. Yan yung bago nating main shop. Gagamit tayo dito ng circlip. Tanggalin ang port gear. Gamit ang circlip. Yan. May stopper kasi doon sa port gear ng circlip. And next, gagamit ulit tayo ng circlip para sa tresera. Tapos may spline washer sa tresera. Yon, yan yung ating main shop. Binigay na natin kay pare. Ano nga bang ipapangalan na natin dito? Dahil meron tayong gagawin ditong sekretong malupit na naman sa kanyang motor. Gagamitan natin ang pang Euro 175 Brusco CC. Yan. 175cc Euro Brusco 175 na clutch housing. Nagamitan natin yan. Kaya ano bang inihintay nyo? Huwag nyo skip ang video para malaman nyo yung pagkakaiba ng clutch housing nya doon sa stock ng ating TMX 155. Okay, pinapaalala ko sa inyo, ang bilang po kasi ng TMX Alpha na clutch housing ay 73 teeth at yung kanyang pinion 18. Okay guys, ganun lang. Kaya magpapalit tayo ng kakaibang bilang. Mga nagtatanong naman kung anong match, marami nagsasabi na ang match daw nito ay 45-14, my sidecar. Matibay talaga guys ang Rusi Macho steel bushing. Pagmasdan nyo, ang tibay, walang kasira-sira yung ating ipinalit dito sa kay Ronda. Matibay yung steel bushing. Kaya langisan muna natin bago natin ilagay ang transmission. Ano nga bang papangalan natin dito? Mag-isip na kayo kung ano ipapangalan natin dito. Pero may final decision na ako kung ano ipapangalan natin dito. Kaya abangan nyo sa bandang huli, papangalanan natin si Ronda. Kung anong ipapangalan natin sa kanya. Yun yung magiging title natin sa part 2. Okay, bukod nyo muna yung pinakamalaki. Yung bangkong, yan yung bangkong sa mga nalilito. Tapos yung pinakamalaki naman na pantay ay sa ilalim, doon sa tresera yan nakasuot.
sa counter shop. Tapos tama nyo lang siya dun sa ating shifting drum. Yan. Tapos itong maliit na shifting port, dito naman sa gitna. At yung bangkong dito sa taas. Kung ibang itsura ng inyong shifting port, pwede rin yan paltan noong ibang klase na shifting port na kakaiba. Yung iba ang hugis. Iisa lang yon, yung design lang ang iniba. Pero pareho lang sila. Yan. Skygo brand naman ang ginamit natin. Halo-halo na to. Yung gasket, Skygo brand. Pareho lang siya. Yung mga lipan 150, pareho lang din siya. Okay, lagay natin itong crankcase. Sa nga pala guys, chinek ko na yung kanyang filter. Chinek na namin yung kanyang filter dahil pagka kayo nagbaklas at naglinis ng makina, lagi yung titingnan yung filter, baka barado na para malinis ang makina. Yon. Tama-tama nyo lang yan, tatama naman yan doon sa may kicker. Nasala lang siya sa kicker, pero kahit hindi nyo napaluin, tatama yan ang kanya. Ilagay ang bolt ng ating center. Dito naman tayo sa part ng clutch side. Sa nga pala, sadya nga palang nalalaglag ang bushing ng steel bushing dun sa part ng starter gear natin. Yan. Kita nyo yan. Yung iba nagtataka bakit starter gear. Ayun po minsan ang tawag diyan sa ating idle gear. Dun sa steel bushing. Ilagay ang ating washer ng change pedal. At sa nga pala, kung magpapalit kayo ng panggilid ng 155, kung sakaling iba yung inyong oil pump, tatanggalin nyo yung isang buong oil pump. Kung pareho naman yung gitna, hindi na kayo magtatanggal ng aparato ng oil pump. Magtataka kayo, engineering plastic to. Ito yung original ng Euro K-Way 175cc. Okay. Kita nyo yan. Yung aro ay sa pataas. Kasi kung magkabaligtad kayo dito, hindi magpapump ang inyong langis. You know, may aro naman. Hindi naman kayo malilito. Hindi naman pwede yung aro ay pababa. Yung aro ay pataas. Okay guys? Pati isa pa, meron tayo dyang discarding malupit na tinatawag para ma-check kung nabomba ang langis. Kung tama ba ang paglalagay nyo ng oil pump. Sa ikot pa lang, dun nyo malalaman kung tama. Sa nga pala guys, pagmastan nyo yung ikot ko, yan o. Bali papunta sa kaliwa, pagmastan nyo yung ikot, yan. Pag pinaikot nyo yan, yan o, baligtad sa ikot ng orasan. Baligtad ha. Baligtad sa ikot ng orasan. Yun. Kailangan bumula yan. Kapag hindi bumula, ibig sabihin baligtad yung pagkakalagay nyo ng oil pump. Yan o, pagmastan nyo ha, yung ikot. Yan po yung tamang ikot kapag magtetest kayo ng oil pump. Okay. Yan po yung ating diskarte. Tapos ito naman, ang kanyang pinyon. Ang pagkakaiba nga pala ng pinyon ng Euro Brusco ay may kunya. Baka magtaka kayo. Dahil itong pinyon ito ay pang 155 na. Kaya walang kunya. Ang Brusco ay may kunya. Okay guys, may kunya. Ang Brusco 175. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na kakaibang clutch housing. Spring type para siyang macho. Para siyang macho 175 at 125. Ganyan ang itsura ng kanyang spring type. Kaganda, kita nyo. Ang bilang ay TMX155 din. 70 teeth at napakatibay ng kanyang gear. Okay? Ilagay ang spline washer. Ano nga bang pagkakaiba nito sa takbo? Malakas lang po ang kanyang batak kung marami tayong pasahero. At sa ahon, maganda ito. Imamatch lang po talaga sa sprocket. Kapag hindi match ang inyong sprocket at napakaliit, hindi ito babatak ng maganda. At kung single naman, mas maganda dito ang mas maliit. Kabaligtaran siya. Tapos yung minor, magbabago po yung minor niya. Hindi siya pipino, kundi
para siyang nadugdugdug. Ganun po yung andar niya, yung para po siyang natagaktak. Ganun po yung andar niya. Kung tunog po ng 155, parehas na parehas siya ng tunog ng TMX 155. Okay? Ating i-forward na. At para malaman na natin kung aandar na itong ating conversion sa ating si Ronda. Ano nga bang papangalan natin dito kay Ronda? Kaya abangan nyo yan. Papangalan na natin yan. Dahil Euro Kiwi ang ating nilagay, ano nga bang ating ipapangalan dito? Nakakatawa talaga guys sa pagkakataong ito. Alam nyo ba na tinignan namin kung bumumba yung langis? Hindi pala na ilagay yung langis. Kaya huwag kayong gagaya sa mga makalimutin. Huwag na huwag nyo pong gagayahin na walang langis ang makina. Pero okay lang naman kasi segundo lang naman yung nang pangyayari. Kaya ito guys, ano nga bang papangalan natin dito? Okay na, natapos na natin. Maraming salamat sa lahat. Ito na po ngayon si Euronda. Yan ang aking papangalan ngayon sa final TMX Alpha 125. Maraming salamat po sa lahat. Euronda 125.